Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode ngayon, ang i-review naman namin ay ang MG5 CVT style. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din tayo sa nagpahiram sa atin ng sasakyan ngayon, ang MG Alabang. At ipapakilala ko na rin kayo sa katandem natin dito, si Sir Mark. Oh, hello mga ka-riding in tandem, I'm Mark Bares of MG Alabang. Kung interesado kayo sa MG units o kung gusto nyong mag-test drive ng MG5, pumunta lang po kayo dito sa MG Alabang. Hanapin nyo po ako o ang Team OTEP at ia-assist po namin kayo. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong MG na sasakyan, i-click nyo lang yung link na nasa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Makina nito ay 1.5-liter inline 4-cylinder double overhead cam 16-valve DVVT gasoline engine. May maximum power ito na 114 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 150 Nm at 4,500 RPM. Ang transmission nito ay 5-speed manual transmission o di kaya CVT with manual mode. Gusto nyo ba ng kotse na sosyal ang itsura at magaan sa bulsa? I-try nyo tong MG5. Prominent dito ang simple flowing lines, accentuated pa ng mga chrome inserts na nagpasosyal sa kanya. Malaki ang grille at naka-extend hanggang bumper. May mga horizontal chrome slots at emblem ng MG. Yung first three slots, karugtong ng chrome lines ng ilaw. Halogen projector ang headlamps at may leveling din to. LED naman ang daytime running lights. Wala tong fog lamps pero yung design parang meron. Yung bumper, integrated siya sa grille. Side bumper ang looks. Mahaba siya tingnan sa side. Flowing pataas ang character lines. May balakang at naka-twerk na. Sinamahan pa nila yan ng character line sa ilalim ng bintana. Body-colored ang door handles. Two-toned naman ang side mirror na may signal light. Ang size ng gulong ay 205-55R16. 118mm naman ang minimum ground clearance. Naka-disc brake naman lahat ng gulong. Ang pinaka-nagustuhan namin dito sa likod ay itong pinto ng trunk. Galing sa ilaw, nag-curve siya pataas at pinahaba. Nagmukhang parang ducktail. Nilagyan pa nila ng simpleng chrome strip na almost incorporated na sa ilaw. LED strip ang brake light. Andito naman ang signal light at ang reverse light. Meron ding defogger, third brake light at reverse camera. Yung lines ng bumper, may angle siya papuntang taillights. Hinati niya sa dalawang part. Yung side part na may textured chrome design sa loob at yung back part kung saan nandun mismo yung ilaw. May tatlong parking sensors. Magkabilaan, merong reflector. Sa driver side lang may fog lamp, pero pwede mo ring lagyan tong kabila. Sa baba naman, meron siyang diffuser. Gusto niyo ba ng mga masinsinang car reviews? Mag-subscribe na kayo sa channel namin, marami kami yan! Kung meron din kayong topic na gusto niyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto niyo ipa-review, mag-comment na kayo ha! Kung kailangan niyo naman ng car insurance, pwede niyo kaming i-email sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya, pwede niyo rin kaming kontakin sa 0968-203-7833. Ako nang bahala sa inyo. Gusto niyo nang makita loob nito, no? Pero wait lang, tingnan niyo muna to. Ito ang susi ng MG5. Plastic siya, may logo sa likod. Sa unahan, tuloy-tuloy ang design na vertical lines. Meron siyang lock button, unlock button, at pambukas ng trunk. Meron din siyang balisong keys.
Visit nyo rin yung website namin ha, www.rit-ridingintandem.com. Meron kaming price list ng lahat ng kotse doon, loan calculator, at pwede ka na rin mag-apply doon. O, tingnan nyo na to. Susyalin yung interior, no? Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, comment nyo below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt lang, wala siyang telescopic. Yung upuan naman natin, manual lahat ng controls na abante, atras, nare-recline yung upuan, at may height adjustment. Sa space test naman natin, tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom naman natin, halos kalahating dangkal. Check naman natin doon sa second row seats. Ayos ah, 5'8 ako, pero kasyang-kasya ako dito. Yung tuhod ko, 1 fist yung space, may sobra pa. Ang headroom naman natin, medyo mas lumiit kesa sa unahan, pero kasyang-kasya pa rin ako. At isa pang napansin ko dito, yung taa ko. Pwede kong ipasok sa ilalim ng first row seat, so ang luwag-luwag ko. Tingnan naman natin sa trunk kung ano magkakasya doon. Wow, ang laki ng trunk space nito ah. Palapad siya, kaso yung height niya, kung makikita niyo yung G-test natin, medyo sasagad sa ibabaw, pero napakalapad niya. Tapos pag kailangan niyo pa ng additional space, tingnan niyo pa to. Kung kailangan niyo maglagay ng mahaba, pwede niyo gawing ganito. Ano, pwede na? It's kalikat time! Simulan na natin sa ibabaw. Unang-unang mapapansin niyo dito, ito. One touch, sunroof. Hello! Ang pagsara niya, one touch din, close. Bye! Ang visors natin, pareho siyang may ilaw, pareho rin siyang may salamin. Okay. Ang rear view mirror natin, merong night and day. Sa bandang unahan ng controls natin ng sunroof, ito yung ilaw natin. Merong pang right side, tsaka pang left side. Sa bandang unahan ulit, meron tayong lalagyan ng shades. Ang sidings natin, ang ganda rin tignan. Kasi two-tone siya, merong beige tsaka merong black. Plastic yung mga materials ng mga black, pero yung mga beige, mga leather. Kagaya nito, leather may stitchings pa. Chrome yung handles natin, tapos napapagaligiran pa siya ng silver na accent. Yung unlock tsaka lock natin, nandito na rin siya sa tabi ng door handles. Sa bandang baba natin, yung mga knobs natin, yung mga switches natin, ang dali niyang pindutin, solid din siya. Yung patungan ng siko natin, leather siya, malambot. Yung gilid, plastic siyang matigas, pero ito naman yung napansin ko dito. Yung elbow room napakalaki kasi uka siya dun sa gilid ng pintuan. Sa baba meron tayong bottle holders tsaka additional compartment. Ang manibela naman natin, leather wrap siya. Plain leather sa ibabaw, sa magkabilang side meron siyang dotted na leather, tapos sa baba niya, plain ulit na leather. Siyempre meron tayong malaking emblem ng MG sa gitna, may silver na pabilog. Tapos sa baba niya may piano black finish tsaka silver accent. Sa right side natin, ito yung controls natin ng instrument cluster. Sa left side naman, ito yung controls natin ng infotainment system. Sa likod ng manibela, sa left side, merong stock sa ilalim. Yun yung ating cruise control. Yes, may cruise control to. Nandito yung adjustment ng side mirrors. Andito rin yung tupian ng side mirrors at level ng headlights. Ang instrument panel naman natin, simple lang yung mga sulat. Legible, white, madaling basahin. Tapos meron siyang screen sa gitna na colored. Kaya maganda rin tingnan. Ang dashboard naman natin, tatlong kulay. Black, merong metallic, at saka merong beige. Sosyal na sosyal. Dinagdagan pa ng mga piano black finish. Sa ibabaw, kung mapapansin nyo, meron siyang umbok dito sa driver side. Ngayon, sa passenger side, medyo ginaya niya ng konting-konti lang. Kung makikita nyo, mababa dito sa gitna, tapos tumaas ng konti sa kabila. Ang aircon natin, sosyal, merong mga silver accents, may chrome sa gitna, tapos yung mismong casing niya, ito yung malaki. Baka lang itsura, pero plastic to ha,
Tapos meron siyang umbok-umbok na maliliit na diamond ang design. Ultimo mga aircon vents dito, hindi lang basta-bastang square. May mga kurba-kurbada siya. Sa right side, sa left side, pati yung nasa gitna, pakurba yung mga gilid-gilid. Sa bandang baba ng ating malabakal na plastic, leather to. Totoong leather. May stitches pa. Ah, pwede, di ba? Tapos dito tayo sa gitna, meron tayong 10 inches na infotainment system. Ito ang center of attraction dito. Meron tong Android Auto, tsaka meron din tong Apple CarPlay. At ito, mabangis dito. Meron siyang adjustment ng pagkalambot ng steering. Wow! So kung anong gusto mo, pwede dito. Meron siyang urban, yun daw yung pinakamalambot. Normal, yun yung regular, tsaka yung dynamic, medyo matigas yung manibela natin. Isa pang kasama dito sa ating infotainment system, pati yung aircon natin, kasama na dito. Pwede mo na siyang i-adjust. Manual adjustment siya, pero nasa screen. Ang glove compartment niya medyo malaki. Sa baba naman ng ating infotainment system, meron tayong power supply at saka meron tayong dalawang USB port. Dito mo rin ikakabit yung original na wire mo para sa Apple CarPlay at Android Auto. Sa bandang baba nito, may additional compartment. Yung shift stick natin, yung pindutan niya nasa unahan, medyo maliit siya ng konti pero okay naman, nahahawakan mo naman ng maayos. Meron siyang leather boot, tapos meron siyang park, reverse, neutral, drive at saka E. Kasi ito, eco mode niya at saka yung sequential mode niya magkasama sa isang lugar. So, pag nilagay mo siya sa right side, nandun na yung eco at saka sequential. Sa gitna nitong center console natin, meron pa siyang maliit na additional compartment magkabila. Meron din siyang dalawang cup holders, tapos handbrake, meron din siya. Yung center armrest natin, leather wrap din. Yung loob niya, medyo katamtaman lang yung laki. Ang upuan natin, ito na naman, malakouch na naman tayo. Malambot at ito, medyo malapad kasi yung katawan ko pero saktong-sakto yung bolstering sa tiyan ko. Kaya saktong-sakto ako sa upuan na to, napaka-komportable. Parang sinukat para sa akin. Dito sa second row seats, meron siyang ilaw sa gitna. Magkabila, merong handles. Sa likod ng first row seats, meron siyang pocket pareho. Ang sidings natin, kung ano yung leather sa unahan, yun din yung leather dito. Sa likod naman ng center console, meron tayong isang compartment. Meron ding ISOFIX tethers dito. Tatlo rin ang seatbelt dito, meron pati yung nasa gitna. Dito sa trunk, meron siyang ilaw sa gitna, sa ibabaw. Sa bandang baba naman, ito yung lalagyan natin ng early warning device. At sa ilalim ng trunk, meron tayong spare tire pero donut lang siya. Nilalagyanan tayo ng tool sa gitna at sa paligid niya maluwag pa, pwede kang maglagay ng kung ano-ano pa. At ngayon, tapos na tayo sa exterior, interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Game na ako kanina pa. So, tara na, let's go! Unang-una, steering, liliko tayo sa right. So, yeah. Malambot siya pero hindi sobrang lambot. Pero, natatandaan nyo ba kanina, may adjustment to ng lambot ng manibela. Kaya i-adjust muna natin ngayon. Urban, yan. Ito yung pinakamalambot na setting niya. You know. Ito gusto ko, malambot. Yan. So ngayon, ito, nasa ano na tayo, urban mode. Kanina normal eh, medyo may bigat. Pero ito, itong urban setting niya, ito yung gusto kong lambot ng manibela. Yan. So hindi ko na ibabalik sa normal. Pero meron siyang mas matigas, yung dynamic mode. Pero ayoko na nun. Okay na ako din sa urban. Ngayon, ang next na pinapakiramdaman natin, yung shifting. So dahil CVT to, wala. Pero ang napansin ko dito kasi, pagka from stop ka, meron siyang konting delay. So yun lang yung mapapansin mo sa kanya. Pero once na kumagat na siya, dire-diretso na. Tapos ngayon naman yung suspension niya, ayan o. Pasado. Malambot siya ng konti sa katamtamang suspension. Sira-sirang kalsada to, dire-diretso lang tayo o. O, kayang-kaya ng suspension niya, ito pa o. O, sinod ko na sa lahat ng butas, di ba? Okay siya. Ang brakes naman natin, saktong-sakto, mag-i-stop tayo. Yan. Malakas yung kapit ng brakes natin. Hindi pumapako yung preno niya. Pero malakas. Malakas yung preno niya. Walang problema. Napansin ko lang habang dinadrive ko to. Malaking sasakyan siya. Malapad tsaka mahaba. Mararamdaman mo habang nagmamaneho ka.
Pag ang rev niya, mga nasa 2,500 na ang last na nanghatak niya. Oh, ito, try ulit natin. Ayan, oh. Oh, pagka nasa 2,500 na, bigla siyang bumibilis. So sa power niya, makaka-overtake ka dito, walang problema. Kayang-kaya niya. Ngayon, itatry naman natin yung eco mode. Yung eco mode. Tingnan natin kung anong response. In fairness sa eco mode niya, naka-eco mode pero may power pa rin. Yung makina niya, pagka normal driving, kagaya nitong ginagawa natin na city driving, napakatahimik ng makina. Try naman natin ngayon yung manual mode. Yan, primera. Yung shifting niya mabilis, pero yung shifting niya kasi hindi siya kagaya nung ibang automatic na malakas yung kabig pag lipat mo ng gear. Eto kasi medyo suwabe pa rin. Hindi siya masyadong urgent yung power delivery. Pero at least CVT, no? Mapaglalaruan mo pa rin. Ngayon itatry ko yung engine brake. Ramdam mo naman yung engine brake. Hindi nga lang siya masyadong pronounced, pero ramdam mo rin naman na kumakapit yung engine brake. Sige na nga, itry ko na rin yung dynamic ng steering wheel. Tingnan natin yung feel. Oo. Yung dynamic mode niya ng steering wheel, mas direct yung feel niya. Mas naging sharp yung steering niya, pero mas tumigas. So okay to, pagka gusto mo sa mga twisty-twisties, yan o, mas ramdam mo eh. Mas ramdam mo yung sharpness ng cornering. Pero kung ako, ayoko niyan. Gusto ko doon tayo sa urban. Gusto ko yung malambot. Walang basagan ng trip. Gusto ko yung malambot. Okay, yan. Nasa malambot na siya ulit. Grabe, no? Imagine ninyo sa price point na to. Napakababa ng price point niya. Tapos may mga ganitong adjustment pa. Grabe, sulit. Uy, 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 uy. Yun, yung pula. Yun, yun, yun. Yan ang test drive natin sa sunod. Yun, yun, yung pula. Yung busina niya, okay lang. In fairness, no, masarap yung upo ko sa upuan, komportable yung steering ko dahil malambot, maluwag, malaki yung sasakyan. Pwede, ha? Ngayon, mga ka-tandem, ang itry naman natin ang U-turn. Isa, dalawa. Not bad. Malaki-laking kotse rin naman eh, mga dalawa. Ngayon tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Game, ako na! Anong mode ng manibela nito? Urban, yung pinakamalambot. Malambot nga! Malambot siya! Pag tinignan mo yung sasakyan mismo, kung ikaw yung driver, pansin mo nga, mapapansin mo agad na malaki yung sasakyan, malapad siya. In fairness, maganda rin yung field of vision niya. Kita ko lahat. Ayan o, konti lang yung mga blind spots. Eto, manipis lang yung blind spot niya sa A-pillar. Kita mo agad eh. Mapapansin mo naman kung may tao or may object. Inormal ko naman yung steering. Baka napansin nyo pala, black yung interior. Kasi itong MG5 pala, meron siyang beige, saka meron siyang black interior. Kaya kita niya puro itim, di ba? Walang beige. Ito lang, yung ibabaw, beige. Ramdam ko nga yung sinasabi mo kanina na may lag. Pero konti lang eh. Pero pag umandar na yung sasakyan, hindi na. Wala na. Wala na yun. Komportable yung upuan dito sa likod. Oo, kahit dito sa harap. Makomportable siya. Parang na couch. Tas maluwag din yung legroom ko. Kaya medyo napapapikit na rin ako. Actually kanina, relax na relax lang yung feeling ko dyan. Kaya alam mo yun, parang I wanna stay like this. Okay, nung nag-normal ako sa steering, sa bagay, mas malambot yung urban, oo. Pero malambot pa rin siya para sa akin yung normal steering nito. Try mo yung dynamic. Yung dynamic naman ngayon. Pagliliko na tayo. Nakakita-kita. Malamig din yung aircon, no? O tutok lang sa akin yung aircon. Malamig eh. Kahit sa likod, kahit walang aircon vents, abot naman yung aircon dito. Ayan, bumigat nga yung manibela. Pero konti lang. Carry boom boom pa din. Try natin ang acceleration o engine power. Ay, makaka-overtake ka dito. Hindi ka naman kakapusin. Sakto lang. Hindi siya yung sobrang tulin. Pero makaka-overtake ka.
konting galaw mo lang nung manibela pagka naka-anto, dynamic. Lumiliko na siya agad. Mas ano nga, ano yung sabi mo? Mas sharp. Mas precise ang steering. Kaso yun niya, ayoko niyan eh. Gusto kayong malambot. Hindi, pagka mga dire-diretso lang naman yung takbo mo, eh, maganda to kasi at least parang stable kung dire-diretso lang. Braking, oh ayan. Suwabe naman. Ayun no? Suwabe. Suwabe yung preno niya. Yun o, yung mga butas-butas sa kalsada. Maganda yung suspension niya kasi hindi siya yung parang dug-dug, walang ganun. Siguro kung ako yung tatanungin, mas prefer ko yung normal steering niya. Kasi ano eh, parang feeling ko pag sobrang lambot, hindi na gumana yung muscles ko. Yun o, nag-squeak pa! Hindi kami nag-squeak. Ayun o, sobi talaga ng preno niya. Oh, ganda ng progression. Kaya maganda dito kasi ano, swabe yung braking mo, swabe yung acceleration mo. Para sa pasahero, napakaganda. Oo, napaka-komportable nun. Pero sa driver kasi, yun yung una eh. Yung lag sa umpisa, yun yung medyo maninibago ka. Okay, try natin dito yung dandararan, U-turn. U-turn po tayo. Okay. Ano siya? Kasi may island dalawa, sa gitna. Dalawa. Mga dalawa at medyo konting lang. Pero kasi mahaba tong sasakyan na to. As in, kita nyo rin naman sa labas, may kahabaan siya. Testingin naman natin ang transmission, pakiramdaman natin. Dahil nga CVT, syempre wala. Apat ang variants ng MG5. Ang MT Core ay nagkakahalaga ng 658,888 pesos. Sumunod naman ang AT Core na nagkakahalaga ng 718,888 pesos. Sumunod dito ang nireview namin na AT Style na nagkakahalaga ng 848,888 pesos. At ang top of the line naman ay ang AT Alpha na nagkakahalaga ng 938,888 pesos. Para sa safety and security features, meron itong anti-lock braking system, electronic brake force distribution system, cornering brake control, brake assist, electronic stability control, tire pressure monitoring system, driver and passenger airbags, side bags, driver seat belt reminder, 3-point seat belt for rear middle seat, at child lock and ISOFIX. At dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang-unang bad sa akin, yun nga, may lag kasi siya sa umpisa pag nag-accelerate ka. Pero saglit lang naman. Napansin ko namang sunod yung aircon niya, medyo mabagal siyang lumamig. Sunod naman, medyo nalito kasi ako kanina na palalakasin ko sana yung volume ng radyo. So tinaturn ko yung knob niya, ang lumalakas yung aircon. So kailangan pala may pipindutin ka muna para hindi siya sa aircon mag-focus dun sa radyo. So kailangan talaga kakalikutin mo muna siya bago mo siya gamitin. Last na lang, wala siyang armrest sa likod. Yun lang yung hinahanap ko kanina eh. Armrest talaga sa likod. Sa gitna. Sagod naman tayo. Unang-una, 10-inch ang screen at may Apple CarPlay at Android Auto sa presyo niya. O, di ba? Pangalawa naman sa akin, sa presyo niya, yung steering may adjustment pa ng lambot. Saan ka makakahanap ng ganun? Next naman, mid variant lang to pero may kasamang sunroof. Sumunod naman, yung para sa presyo niya ha, napakalaking kotse nito, maluwag dito sa loob, mahaba yung sasakyan, malapad yung sasakyan. So, sa presyong ibabayad mo, kuhang-kuha mo, sulit na sulit yung presyo. Sumunod naman, meron din siyang kasamang cruise control, di ba? Sumunod din dito, may power yung makina niya. So, hindi ka naman kakapusin, basta nakarekta na siya. Kahit yung eco mode, may power. Next naman, napakadali niyang dalhin, pwedeng-pwede to sa beginners. At saka, konti lang yung mga blind spots niya, kita ko yung kalsada. Gustong-gusto ko rin yung upuan dito, para akong inaakap, saktong-sakto siya. Alam niyo namang medyo may kalaparan ako, pero saktong-sakto ako dito sa upuan. Saka malambot siya. Okay na siguro yun, verdict naman tayo, una na ako ha. Yes. Ang verdict ko dito, kung kailangan mo ng sasakyan na pampasok sa opisina, tapos mag-isa ka lang naman, pwedeng-pwede sa'yo ito, komportable-komportable siyang dalhin at magaan na magaan sa bulsa.
Kahit pang pamilya, pwedeng-pwede rin to. Kasi napakaluwag niya dito. Plus yung trunk space kasi niya, napakalaki rin. So, kasyang-kasya yung mga gamit niyo dito. Kaya kung ako sa inyo, yun niya. Kung gusto niyo ng malaking sedan, nakakasya yung pamilya niyo, pero ang budget niyo nga ay medyo limited at gusto niyo affordable, saktong-sakto sa inyo to, bang for the buck tong kotse na to. Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo sa MG Alabang at i-test drive nyo tong unit na to. May test drive sila. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.